ang babae sa salamin. First year college si Jennifer Offer, kaya unang pagkakataon niyang malayo sa piling ng pamilya. Nagkatira siya sa Vegan Ilocosor, isang kwintas na may palawit na imahe ng anito, ang ipinagkaloob kay Fer ng lulagkada niya bago ito namatay. Nagsilbing na tagapagbantay daw niya iyon. Matagal na niyang naririnig na may kapangyarihan ang kwintas na pag-aari ng lola Guara niya. Maging sa loob mismo ng universidad na pinag-aralan niya ang kursong BA Art Studies. Hanggang isang araw, si Fair ay kinausap ng kanyang kaklase. Naniwala ka. May special powers talaga ang kwintas na iyan. Sabi sa kanya ni Mitch, kaklase niya sa isang subject. At tulad niya at makatira sa isa sa mga dormitoryo ng universidad. Ang totoo ay may sinabi pa sa kanya si Mitch na hindi niya tiyak kung totoo o tinatakot lang siya. Dahil nakikita nitong madali siyang takutin. May multo raw sa dorm nila. Malaki ang universidad at napakarami rin ng populasyon ng mga mag-aaral, pero ilan lamang sa kanila ang may pribilehiyong tumira sa dormitoryo. Sanay na siyang maligo kung gabi. Alam niyang hindi siya nakakatulog sakaling hindi siya maligo. Ang problema ay walang banyo sa silid ng dormitoryo. Nasa labas ang mga banyo at kailangan pa niyang maglakad ng pasilyo bago siya makarating doon. Ang pasilyo ng dormitoryo ay may ilang maliliit na bumbilya na nagsisilbing liwanag sa buong paligid. Naglakad siya nang biglang natigilan. Bigla kasing namatay ang mga ilaw. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Mitch tungkol sa multo sa dormitoryo. Pinatindi ng bumbilyang patay-sindi ang takot na naramdaman ni Fair. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad at maabot na niya ang banyo. Gusto niyang paglabanan ng takot. Naniwala siya sa kasabihang to see is to believe. Nagmadali na siyang naglakad hanggang sa makalampas siya ng pasilyo at makarating na sa banyo. Walang tao sa banyo. Pumasok siya sa isang kubikul. Habang naliligo ay narinig ni Fair ang malakas na pagkalampag ng isang pintuan. Kung ganun ay may estudyanteng pumasok o sumunod sa kanya sa isip-isip ni Fair. Paglabas niya ng banyo, laking gulat niya kung bukas pa rin ang mga pintuan ng bawat kubikul. Sunog mo lang ang malakas na kalampag ng pintuan. Pagtingin ni Fair sa malaking salamin na nasa harapan, isang babaeng nakaputi ang nakita niya sa kanyang likuran. Matalim ang tingin ng babae. Nakakilabot ang ngiting pinakawala ng labi nito. Sa sobrang takot, ay tumakbo palabas si Fair at tinahak niya ang pasilyo. Patay-sindi ang bumbilya. Nakasalubong niya ang babae sa salamin at natrap siya nito. Pero nung makita ng babae ang suot niyang kwentas, ay natakot ito at kusang naglaho. Hinimatay sa takot naman si Fair. Ginising si Fair ng isang babae. Napatili ng malakas si Fair. Bakit, miss? Mukha ba akong multo? Ako nga pala si Lisa, bago mong kaibigan dito sa dorm. Theater Arts pala ang kurso mo. Pariha pala tayo, Theater Arts din ang kurso ko. Nasa third year college na ako ngayon. Ako lang kasi mag-isa dito sa Manila, nakatira. Yung mga magulang ko kasi nasa malayong probinsya. Kailangan ko mag-aral ng mabuti para sa kanila. Naging magkaibigan sila Lisa, halos gabi-gabi ay nagkikita sila sa banyo tuwing maliligo siya. Sa kaunting panahon na nagkakausap sila ay maraming nalaman si Fair tungkol kay Lisa. Hindi sila nagkasabay maglakad ni Fair sa pasilyo minsan man. Hindi pa sila nagkikita sa school o sa residency hall. Hindi pa rin sila nagkasabay kumain sa kantin.
Doon lang sila nagkikita ni Lisa sa banyo tuwing gabi. Isang gabing maalinsangan ay pumasok si Fair sa isang cubicle. Nagubad siya ng damit at unang pagkakataon niyang hinubad ang kwintas. Isinama niya iyon sa mga damit na isinabit. Pinuksan ni Fair ang lutsa ng shower. Nabigla siya nang biglang bumukas ang pinto ng tubig at tumumbad sa paningin niya si Lisa. Lisa, bakit? Bakit ka nandito? Itapon mo ang kwintas na yan, mitsayan ng buhay mo! Agad ding lumabas ng banyo si Lisa, naramdaman ni Fair ang malakas na bagsak ng pinto. Pamilyar iyon sa kanyang pandinig. Ganun na ganun ang bagsak ng pinto ng kanyang narinig noong unang pagkakataon. Nanaligo siya sa banyo na iyon. Kinalibutan siya. Kinabukasan ay nagpunta si Fair sa room Z kung saan sinabi ni Lisa sa kanya ang silid na iyon. Gusto niyang kausapin si Lisa para malaman kung ano ang talagang pakay nito ng nakaraang gabi. Kumatok si Fair sa silid. Ang matandang lalaki ang nakausap ni Fair. Isa ito sa mga caretaker ng dormitoryo. Magandang umaga ho. Si Lisa ho, nandyan po ba siya? Magalang niyang tanong. Nungunot ang noo ng katiwala. Sinong Lisa? Walang Lisa dyan. Tambakan ang gamit ang room C dito sa dorm. Pagkuwan ay sandaling nag-isip ang katiwala. Ang tinutukoy mo pang Lisa ay yung Teacher Art Story? Opo, yung maganda at matangkad. Diyan talaga ang room niya nang namabuhay pa siya. Nangilabot si Fair sa narinig mula sa caretaker. Walang kamalay-malay si Fair sa nangyari noon kay Lisa. Ginahasa at pinatay ito sa banyong iyon ng dormitoryo. Nagpunta si Fair ng banyo ng gabing iyon gaya ng inaasahan ng dalaga. Walang tao sa banyo maliban sa kanya. Humangin ng malakas gayong sarado ng pintuan at bintana. Walang pagmumula ng hangin. Lisa, gusto kitang tulungan. Gusto kong magkaroon ka ng katahimikan. Pinalakas ni Fair ang loob. Tinawagan niya ang kaibigan. Nawala ang malakas na hangin. Nabasulyap si Fair sa sala at nakita niya doon si Lisa. Nakaramdam ng matinding takot. Alam na niyang multo ang babaeng nasa kanyang likuran. Natiyak ni Fair na ang suot niyang kwintas ang pakay sa kanya ni Lisa. Bakit ito nagpapakita sa kanya? Para saan ang kwintas? Saan ikagamitin ng isang multo? Kung ibibigay ko ba sa'yo to, aalis ka na ba sa puok na ito? Nagpakawala ng makahulog ang ngiti si Lisa. Hininang dalawang isip si Fair. Agad niyang tinanggal ang kwintas na suot at inabot kay Lisa. Natigilan si Lisa kung bakit tila may malakas na puwersa na kumukontra sa kanyang ginawa. Nilansi ni Fair si Lisa. Nagpagawa siya ng kwintas na kapareho ng pintas niya. Inilabas ni Fair ang orihinal na kwintas. At sa panggigilalas niya ay unti-unting hinigop ng imaheng anito ang espiritu ni Lisa hanggang tuluyang maglaho. Hindi alam ni Fair kung ganap bang katahimikan ang pinagkaloob niya sa kanyang kaibigang multo. Subalit, ang mas mahalaga ay magbigyan ng ganap na katahimikan ang dormitoryo. Umaga, suot pa rin ni Fair ang kwintas. Naglakad siya sa pasilyo ng dormitoryo. Ginitian ni Fair ang nakasalubong na katiwala ng dormitoryo. Natigilan ang katiwala na sa mga mata ang hindi kapaniwala. Sindak na sindak ang rumirehistro sa emosyon ng mukha nito. Sinapo nito ang dibdib
at basta na lamang itong bumagsak sa sahig. Nangisay, namatay noon din ang katiwala. Bakas ang sindak na matinding takot dahil nakita nito si Lisa. Walang kamalay-malay si Fair na ang mukha ni Lisa ang nakita ng katiwala. Natupad ang ipinangako niyang tulong sa kaibigan dahil sa kamatayan ng buong nakatiwala ay magkaroon na ng ganap na katahimikan si Lisa. Mga kakarig GTV, maraming salamat sa panunood ng ating kwento. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Huwag nyo namang kalimutang isubscribe ang aming YouTube channel at i-click nyo na din ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod nating upload. At huwag nyong kalimutang i-thumbs up o i-like ang ating video. Hanggang sa muli, ingat kayo and God bless everyone. Bye!